Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Umakyat na sa higit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Neneng base sa pinakahuling tala ng Department of Social Welfare and Development nitong alas 8 ng umaga. Agad na nagpatawag ng emergency meeting ang Disaster Response and Management Division ng DSWD para magsagawa ng damage assessment. Dito bumuo ng 2 grupo na nahahati sa District 1 at 2 ng Cagayan upang aksyonan agad ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Nakapakalat din ang Municipal Action Teams ng Cagayan upang magsagawa ng beripikasyon sa mga nabahang lugar sa probinsya. Samantala, kaugnay naman ang monitoring ng NDRRMC sa Bagyong Neneng, kumuha tayo ng update mula kay Joshua Garcia. Joshua? Oo, Karen, sa huling ulat mula sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC kaninang alas 11 ng umaga, ay lalong tumitindi ang Bagyong Neneng pakanluran palayo sa Babuyan Islands. Nanatili namang nakataas sa signal number 3 ang katimugang bahagi ng Batanes at ang isla ng mga Babuyan. At signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, Apayao, hilagang bahagi ng Abra at Ilocos Norte. Habang signal number 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng Isabela, Kalinga, pati sa natitirang bahagi ng Abra, Mount Province, hilagang bahagi ng Ifugao, gayon din sa Hilaga at gitnang bahagi ng Ilocos Sur. At samantala, ayon din sa NDRRMC, Karen, no, 9 na kalsada at 6 na tulay sa Region 1 and 2 ang apektado at hindi na madaraanan dahil kay Bagyong Neneng. At gayon din sa Region 1 and 2 ay mayroong tinatayang 1,472 na bilang ng mga pamilya o 5,357 na individual mula sa Region 2 ang apektado ng naturang bagyo. At yan muna ang pinaka-latest balik sa iyo dyan, Karen. Maraming salamat, Joshua Garcia. Samantala, higit 2 linggo bago mag-undas, nag-umpisa ng sumigla ang negosyo sa kandila. Ukol dyan, may report ang ating kasamang si Clayzel Pardilla. Clayzel, kumusta na ngayon ang presyo ng mga kandila? Yes, Karen, kailangan pang maghigpit ng sinturon. Nagmahal na kasi yung presyo ng kandila na karaniwang ginagamit tuwing undas. Kumpara nakaraan taon, tumaas ng higit kumulang 5 hanggang 10 piso ang presyo ng kandila, depende sa laki at brand. Halimbawa, yung dating higit 27 pesos na presyo ng 4 pisong kandila, ngayon ay 33 pesos na. Una nang sinabi ng Department of Trade and Industry na pinagbigyan ang hirit na aumento ng ilang manufacturers dahil sa pagtaas ng halaga ng raw materials. Matagal na rin anyang nakapako ang presyo ng naturang produkto. Bukod dyan ay pinag-aaralan din ng DTI ang hiling na price adjustment na 4 piso sa presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Pati na ang request na dagdag singil sa ilang brand ng kape, gatas, sardinas at canned meat na sinasabing bunsod naman ng pagmahal ng production cost at logistic. Sa kabila nito, Karen, ang ilangan ng mga manufacturer at kapakanan ng mga consumer.